Hi, what's up guys? Maraming salamat po sa mga nanood sa part 3 ng kung paano ako naging seaman. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay masamahan niyo ako sa vlog na ito. Ito po ay para sa inyong lahat. Ipagpaunawa niyo na po kasi sa free footage lang po ang mga clips na ito. Itong ginamit ko kaya pwede hindi ko na po iniba. May TV sensor po sa dulo. Sabi ng napagtanungan ko ay huwag kong tanggalin, ganun pa man, ito ay para sa inyong lahat. Pabalik na naman kami sa Pinas. Tulad ng dati, dumaan kami sa Las Palmas para kumuha ng fresh provision for 1 month hanggang Singapore. Masaya nagkikwentuhan ang lahat sa mess hall. Ganyan kami tuwing matatapos ang trabaho. Parang sa ngayon na sa mga bagong seaman, moderno na ang barko at automated na. Ay napakasaya kasi may TV na widescreen, pagkatapos may cellphone. Samantalang kami noon, kikwento, nagtatsaga kami sa lumang TV, yung parang may kahumpa, yung may kaha. Yung pong napapanood namin noon. Pero okay lang. At kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang bida. Nandyan yung mga legend folklore, yung mga kwentong barbero o kwentong seaman. Si ganito, lolo niya, ganyan. Ang tiyo niya, ganito, ganun. Napakasaya naman namin noon. Pagkatapos, pag napagod na sa kwentuhan, ay magsisitulog, ganun po. Ganun kami kasaya noon. Masaya ang lahat habang nagkikwentuhan at ako naman na nagkikinig lamang sa kanila kasi bago pa lang ako sa barko. May isang nagsabi sa akin, "Gee, alam mo ba na ang mundo ay bilog?" Sabi ko, "Oo, napag-aralan namin yan nung high school pa." Sabi niya, kasi sa kailangan natin sa mga seaman malaman kung saan-saan pupunta ang barko at may mga marker yan. Sabi ko, "Anong marker?" Ibang may ano yan, may equator, may international dateline. Kung titingnan mo sa ating mundo, sa ating globe, ay makikita mo roon. Sabi ko, parang may nakita akong mga guhit-guhit lamang doon. Sabi niya, yan ang sasabihin ko sa iyo. Sabi niya, kaya magbantay ka sa Singapore, nasa equator ang Singapore, makita mo doon may imaginary guhit. May guhit doon, makikita mo. Subayin mo yun ang equator. Ganyan sila manloko sa mga bagong salta sa barko. Tapos, yung isa naman nagsabi, yung international dateline naman ay nasa may 180 degrees na kalahatian ng mundo pahaba. Sabi niya, pagkatapos, hindi, walang tinatama ang mga isla yon, mga bansa. Yun ay nasa pagitan ng Alaska at ng Russia na pababa yun, international dateline. Kaya pala nung una akong magkontrata sa aeroplano, sabi nung pilot, "We are crossing the international dateline." Sa kabila, pagtingin mo ay may araw yung pinanggalingan sa Asia. Yung rota ng yung kung saan heading ang aeroplano papuntang States ay madilim na. Yung pala nagkakaroon ng time difference doon sa international dateline sa kahalatian ng mundo sa 180 degrees pahaba. Ah, sabi ko ganun pala. Totoo pala yung sinabi sa akin ng mga kasama kong mga seaman. Kasi mga probinsyano matatanda na eh. Mga karamihan ng mga kasama ko ng mga taga Mindanao, ganyan. Cebu. Meron din mga taga norte, mga probinsya siyempre. Sa sari-sari kami ano, dialect, may Waray, may Cebu, may Ilocano, ganyan. Pero masaya kami sa barko. And then dumating na ang araw ng pagdating namin sa Singapore. Araw na ulit ng paglabas. Yan. Sa Singapore kami namimili ng mga grocery, bumibili ako ng mga prutas doon kasi mura lang doon, yung mansanas. Bumibili ako ng isang kahong ganyan, isang orange. Tapos yung mga gatas, yung anak ko, yung pilargon, doon ako namimili kasi mura lang nga eh.
napakamura doon sa lugar na yon. At pagdating naman sa Manila, sa South Harbor, siyempre, magdi-jeep lang ako. Lalagay ko lang sa paper bag yun at magbibigay rin ako ng konti sa guardia sa barko. Kasi sa Pilipinas, uso ang ano, may custom inspector sa barko. Tapos pag wala siya, may mga guardia siya, dalawang police. Custom police. Na kung ano man ang aberya o may problema sa barko, ay may custom police doon na naka-station. Mayroon silang state cabin doon sa barko. So pagdating ng Manila, ganun ang nangyari. Kanya-kanyang baba ang crew, tapos ang sa barko naman may mga naiiwan kasi ano lang kami noon, walang function sa kusina. Umuwi rin ng mga chief cook. Parang sa passenger ship ngayon, pag nasa puerto ang barko sa home port, halimbawa England o sa Manila, walang function ng kusina, nag-uwi ng mga crew. Ang naiwan lang doon ay mga gwardiya, mga inabutan ng halimbawa 6 to 6, palitan sila sa makina o sa kuberta. Ganon, yun lang mga naiiwan. Tapos yung mga sa steward department, walang function, walang luto. Ang catering, nanggagaling sa labas ang catering nila na may mga pagkain kasi yung chandler siya na rin ang nagki-cater sa barko pag nasa Manila kasi masyadong maraming trabaho, maraming stevedore. Kung magluluto ka pa sa kusina, ang dami mga stevedore doon, mga paikot-ikot, ganyan. Maabala ka sa trabaho, tapos sa consumption pa, lalaki consumption nyo dahil siyempre hihingi sila ng pagkain sa inyo, hindi naman sila kasama sa consumption ng barko. Eh mayroong sinusunod na consumption sa victualling, di ba? Ganun. Kaya pagdating na Manila, uwihan kami. Masaya kami nang nakakapagpakasyon ng kahit isang linggo. Tapos pagkalipas ng isang linggo, alis na naman. Punta na naman kami sa Interlan, sa Kukuhanan ng Palyat, sa Mindanao, sa Leyte, ganun. Ganun lagi ang routine ng barko. So, pagbalik na Manila, mimili naman kami ng yung masarap, yung longganisang Iloilo, maraming bawang. Doon nakapamili ako. Pagdating naman sa Cebu, yung utap. Sa Davao naman, yung durian. Kaso hindi ko gusto amoy ng durian, pero masarap din siya. So, nakapag-uwi ako, may isang piraso, ganyan. Hindi ko masyadong type ng durian eh. Yung mangga pa sa bandang Iloilo. Kasi sa Guimaras, maraming mangga eh. Na kami namimili. Pagdating ng Manila, yun ang pasalubong ko, may utap. Tapos yung may prutas na konti. Tsaka yung longganisa nga bili ko sa Iloilo. Ganon ang ganon. Habang lumalaon ng ganyan, malaki yung mga anak ko. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkontrata na ako. Taon 1977 nang bumaba ako ng barko at na-stumble lang ako siguro mga dalawang buwan. Para nag-apply ako. Eh, may experience naman ako, naka-anim na taon na ako sa Philippine ship. Siguro sabi ko sa loob-loob ko, siguro pwede na ako mag-apply sa pang-international sa mga agency. Siguro tatanggapin ako dahil may experience na naman ako. Ang responsibilities at saka ang trabaho ng messman ay kabisado ko na rin. Pag-gising mo sa maga, magtitimpla ka ng kape para sa crew o sa mga official, ganyan. Tapos tutulong-tulong ka sa kusina, magluluto si mayor. Kung meron kang ihanda mga tinapay doon, mga gatas, mga juice, ganyan. Ihahanda mo na sa misol yun. Bahala na ang mga crew. Ay sa Philippine ship, iba naman, may tigakuha sila. Ihahanda mo lang lahat doon ang pagkain nila, ang almusal, kung may juice o gatas. Hahakutin na nila yan. Kasi yung klaseng barko yung nasakyan ko noon, Liberty type pa eh. May akomodasyon sa popa, tapos may akomodasyon sa gitna. Yan ang tinatawag daw ni Liberty type. Tapos nandun ang mga tao sa dulo, sa popa, doon sila nakatira.
So lahat ng pagkain inahakot nila. Kaya kahit pang maalon, talagang ingat eh sa lugar na yun eh. Lalo pag inaabot kami ng karas-karas sa Indian Ocean, ganun. Nag-apply ako sa agency, marami ako napuntahan, iba-iba rin yung patakaran nila. Unang hinanap sa akin eh, kailangan validation ng seaman's book. Kuha ka within 6 months, kailangan valid ang seaman's book mo. Hindi pala, ang inoculation pala yun. Yung seaman's book, kailangan 3 years nun eh, bago ka mag-renew ulit ng seaman's book eh. Yung pagkakatanda ko, hindi pa noon ano, hindi pa marina, Philippine Coast Guard pa. Kaya doon pa kami sa parola pumupunta. Eh ngayon, sa marina na eh, hawak na ng marina eh. Marine Authority ba yun? Yun, sila nang mamahala at pag nag-i-issue ng mga seaman's book. Sila na rin ang pinupunta ng pag may problema sa barko, pag may na-aksidente, tulong-tulong sila ng POA at ng OWA. Yan ang mga ahensyang may jurisdiction at sila ang nakikialam at umaayos sa mga problema ng mga agency, from agency to seaman. Sila po, sila ang nilalapitan, sila ang may gawa. So, ganun po nangyari. Nag-apply ako at dito sa isang in-applyan ko, medyo may pag-asa akong makaalis kasi mayroon silang 15 barko. So, nag-apply ako ng messman, ganyan. Puti ang ano, yung may-ari. Ang in-interview sa akin eh, kung may inom daw ako, sabi ko, hindi naman ako masyadong umiinom, sir, pag may party lang, may isang beer, yun ang dalawang boteng beer, ganyan. Sabi niya, nakapag-silbi ka na ba sa mga puti? Sabi ko, sir, sa Filipino ship ako galing, pero marami yung mga puti na na-encounter. Meron pa ngang pasahero kami puti, mga British. Tapos sa Europe, sabi ko, yung pilot, nasisilbihan ko, ako nung dilinis ng kabina niya, ganun po. Sabi niya, okay, sige. Titingnan ko kung pwede ka rito. Mag-standby ka na lang sa labas, ganyan sabi sa akin. Yun. Kaya nung mag-standby ako sa labas, tumawag sila, natawag ang pangalan ko, tuwan-tuwa ako. Kinuha yung seaman's book ko, sabi ng babae, mag-process ka, magpa-renew ka ng yung MBI mo, kuha ka ng MBI at police clearance, tapos yung medical nga, physical medical sa bago ko sumakay ng barko pa, kailangan ng mga yun ang nangyari, ganoon ang pag-process ko. So hanggang dito na lamang po, puputulin ko na ito. Marami salamat po. Tell me that you love me, even if it's